So, good morning, wonderful people, and welcome sa isa na naman nating video. So, isang mapagpalang umaga ang pagbati ko sa inyo ngayon. And day off ko, and syempre, tingnan natin kung anong magagawa natin today, okay? So, ngayon, dahil nanganak na po yung baboy namin, yung inahin ng baboy. So, titingnan natin kung paano, kung anong ginagawang pag-aalaga ng mga magulang ko doon, no? Kasi feeling ko, may manok. Hello? Gusto mo rin makatay? Dami pa ka nag-agala-agala yung mga manok na yun, mga malalaki na. Anyways, so, ngayon titingnan natin. Shhh! Tang ingay! Pinakain ka naman! Wala, tinawlan mo. Alright, so, ngayon titingnan natin kung... Wala? Ayan, so tahimik na siya, no? Hindi ko naman sinaktan, pero binigyan ko lang ng pagkain. So, yan. Ngayon titingnan natin kung paanong pinapa... Pinapakain yung mga biek na maliliit. Sobrang cute nila, no? Papakita ko sa inyo kung gano'ng cute yung baboy na yan. So, tara, tingnan natin. Punta tayo sa kulungan. Meanwhile. Nandito yung nanay nun, eh. Nandito. Ay, ay! Ay, 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 ay! Ay. Hindi ako yung nanay. Hindi ako yung nanay. Ito yung nanay, oh. Ayan, oh. Ayan yung nanay, oh. Oh. Laki! Parang kasing laki ko na rin. Tapos ito yung mga anak. Shampoo sila. Ang cute. So mamaya, antay natin magpa-dede yung nanay. Tapos tignan natin kung anong mangyayari, no? Tignan natin yung style nila ng pagde-dede. So nag-iiyakan na yung mga biek. So ibig sabihin nun, kakain na sila. I mean, de-dede na. Moink, moink, moink. Moink, 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 moink. Wait. Ako din. So tatry natin pumasok kasi yeah, kailangan ayusin yung mga biek pagka dede sila. Ako din, kasama ako dito. Kasi kaya yung matakaway. Ba't mata? Anyway. Ay, pwesto niya yun, doon. Alisin mo yung ano, yung ano doon. Yung ilipat mo yung nando doon naka-steady. Meron sila pa nga pangalan sa ano. Ano? 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 Naka-steady na yata. Nagsusumbong? Lumalapit sa nanay? May kanya-kanya kasi yan silang dede. Para mas lumabas yung ano. Gawin talaga sila sa buhay! Dito ka! Mabalik talaga siya doon. Umaagaw na naman. Pag tumayo ito ma, ano na, okay na yun. Alin? Yung pag nag pa pag may namasyal-masyal na diyan sa ano na yan, pwede mo na ilipat. Oh, masyal. Ayun lang, paparo tatayo na sa ma. Ito, solong-solo nila to. Yung dito. Uy! Ayan, okay na yan. Okay na. Balik na natin. So ngayon, tatry natin kumuha ng isa para mapakita ko sa inyo yung itsura ng biek kapag ka sobrang liit pa. Kasi karaniyong mga nakikita natin, lalo na sa mga commercials, yung malalaki na, no? Pero dito kasi, halos kapapanganak lang na, siguro mga 7 days pa lang or 6 days pa lang siya. So sobrang liit at sobrang cute pa. So tingnan natin. Wait.
yung itsura niya, no? So kapag umiiyak siya ng ganun, ibig sabihin tinatawag niya. So kapag umiiyak siya ng ganyan, ibig sabihin tinatawag niya yung nanay niya. So yung nanay yung sumisilip po. Kasi narinig niya umiiyak. So naririnig ng nanay. So sobrang liit niya, halos isang dangka lang siya. Pero pag lumaki ko, sobrang cute din, no? Try natin pakakain. So isang magandang karanasan dito na napansin ko habang nagpapakain or nagtinulungan ko yung mga biik na dumede sa kanilang mga nanay, yung maobserbahan ko na may kanya-kanya silang sistema na ang mga pati pala mga hayop may kanya-kanyang proseso ng pag-aalaga sa mga anak. So hindi lang ang tao ang marunong mag-alaga kundi yung mga inahin din. Kaya lang namin hinihiwala yung mga biik kasi kapag humihiga ang tendency, pag humihiga yung nanay, naiipit. So yun yung karaniwang cause ng pagkamatay ng mga biik. So yun. And usually pag lumipas na yung mga 2 weeks or 3 weeks, inaawat na yun, and at the same time palilipasin lang ng ilang linggo, and then pwede na uling pasampahan yung baboy para magbuntis na uli. So ganoon ang parang cycle lang nila. Sobrang bilis. Pagka mga biik pa lang, maliliit pa lang, talagang sobra yung attachment ng nanay dun sa mga biik. Pero kapag lumipas ang ilang linggo, ayun na, parang pati baboy marunong mag-let go. So yun, pero mas mabilis lang talaga silang makapag-let go ng mga anak. Kasi syempre, pag lumaki na, hindi na nila padededehin at hindi na nila alagahan. Kasi, kumbaga, alam mo yun, ang ironic lang isipin, pero parang mas madaling mag-adjust yung mga hayop kaysa sa mga tao. Alam mo na ipasok. Pero yun nga, no? Ganyan yung proseso nila, cycle lang. And then, kapag independent na yung mga baboy or mga biek, iiwanan na siya. Parang ganun din. Kailangan mo lang din maging matatag para masabi lang na pwede ka nang iwanan. Pwede iwanan. Hindi. Baboy ang usapan. So yun, isang magandang karanasan to para sa akin kasi usually dati, nung nanganak yung mga baboy namin, wala naman ako dito, so lagi ako nasa work. So, andito ako sa loob ng kulungan, no. Ayan, malaki yung kulungan namin kasi marami kaming baboy dati. Nagkaroon lang ng mga flu ba yung tawag doon? Or yung sakit-sakit na namamatay yung mga baboy. So, kaya pinagbibenta namin yung iba. So, ngayon, ito yung mga bagong batch. So, sana dumami, sana lumago uli. And syempre, ito yung libangan ng mga magulang ko. So, I mean, hindi libangan eh, kundi talagang pinagkakabalahan nila para source of income din. So, dagdag. So, yun. So, ngayon, hanggang dito na lang muna tayo. Talagang dito. Wait lang, lilipat tayo ng venue. Talagang nandito ako sa loob ng kulungan magka-outro. No? So, ayan. So, hanggang dito na lang muna tayo, no? Lumipat lang ako, lumabas lang ako ng kulungan kasi medyo baka mangamoy baboy din ako. Pero medyo mukhang baboy na. So yan, hanggang dito na lang muna tayo and sana abangan nyo yung mga susunod nating mga vlog. Siyempre, hindi lang, gaya ng nasabi ko dun sa una kong video, hindi lang tayo puro sa cover songs and hindi lang din tayo puro sa mga kumbaga mga bagay-bagay, kundi siyempre ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga karanasan ko habang nandito ako sa Agubatan. Agubatan talaga, no? Dito sa Antipolo. So, syempre, marami pa akong papakitang lugar dito. Actually, ngayon, titignan ko kung makakakit ako dun sa mga nice... So, titignan ko makakakit ako dun sa dati naming tinitirhan. Dun talaga sa literal na bundok, as in, sa loob ng gubat kami nakatira dati. So, papakita ko sa inyo yun pagkaroon ako ng chance. So, ayun. Kung bago ka pa lang sa channel na to, don't forget to click the subscribe button. And syempre, click mo na rin yung notification bell para at least updated ka sa mga video ko. No? So kung pasalamatan yung suporta ng mga estudyante ko dati, so lalo na yung BYG group. So kumusta kayo dyan? And sana patuloy nyong suportahan yung channel ko. So before ko nga pala makalimutan, no? So ito matagal na nagpapa-shoutout. So shoutout dun sa kaibigan ni Mama, si Ate G. So salamat po sa suporta. And ingat po kayo dyan. Tuloy-tuloy lang tayo. Hanapan natin ang time para makapag-upload tayo ng video. So don't worry. Keep updated and stay safe, guys. Sabi ko nga, kahit maluwag na ngayon, huwag kakalimutang ingatan ang sarili. Alright? So sa pag-iingat mo sa sarili mo, yan din yung pag-iingat mo sa ibang tao.
Okay? Be mindful enough, guys. So, thank you so much for watching and see you next video. Bye for now.